Hi classmate, alam nyo ba na may cheat ang mundong to? Yes, pag sinabing po cheat, this is hack, okay? Ngayon, paano nyo ba makukuha yung mga pangarap nyo? Ako siguro ito na lang. Ipikwento ko sa inyo yung pinakalatest na nangyari sa akin. Ang goal ko, magkaroon ng 100,000 subscribers sa YouTube channel ko. Ngayon, syempre hindi naman siya ganun basta-basta lang nangyari. Pero paano ko siya na-achieve? Honestly, hindi ko pa naman siya na-achieve. Pero 100% pa achieve ko na yun. Ito pinakasikreto. Una-una, dapat meron kang tinatawag na major goals. Ang major goals, katulad ko, gusto ko magkaroon ng 100,000 subscriber. Ngayon, after magkaroon ka ng 100,000 subscriber, papaliitin mo ngayon na yung mga bagay na kaya mong gawin. In short, ang pinakaalam ko lang na pwedeng gawin, kasi sabi nila, para ka daw dumami ang subscriber, dapat upload ka ng upload ng video. Di ang ginawa ko, nag-upload ako ng nag-upload ngayon ng mga videos. Ngayon, tinitingnan ko yung mga ina-upload ko, kung okay ba siya o hindi, marami bang positive ba yung impact niya, nagkakaroon ba siya ng virality or hindi. Ngayon, after dyan, tutuloy-tuloy mo lang. Kasi isang bagay, lagi ko itong sinasabi, lahat ng gusto natin, classmate, ibibigay. Kahit anong gusto natin ibibigay. Nagkakataon kaya hindi siya binibigay kasi minsan nagbabago ka lang or nagkukit ka. Ngayon, pansinin mo ako, 2017 ako nag-start ng YouTube channel ko. Pero that time, hobby ko pala. Noong 2020, nung nagkaroon ako ng desisyon na gusto kong karere ng pag-YouTube, doon ako nag-desisyon na nagkaroon ako ng goal. Ang goal ko, 100,000 subscriber sa 2021 December. Yun ang goal ko, magkaroon ng 100,000 subscriber. Ngayon, noong 2020, nag-i-improve. Maganda yung naging improvement na kasi sabi ko, ano ba yung mga gustong topic ng mga audience? Ano ba yung mga dapat na pinag-uusapan? Tapos paano ba dapat magbagsak? In short, pinag-aralan ko na yung mga jargons or mga words ng pag-YouTube. Yung katulad ng intro, ng outro, ng retention, ng click, ng thumbnail. Pinag-aralan ko yung lahat. Inintindi ko kasi dati, syempre, anything na ginagawa mong bago, masakit sa ulo. Kasi nga, sabi ko, ano ba yung thumbnail? Ano ba yung tinatawag na clickbait? Bakit kaya ba kailangan ng description? Bakit ba dapat ang title catchy? Ngayon, inintindi ko yun at pinag-aralan ko. Ngayon, nung iniintindi ko na siya at naiintindihan ko na, unti-unti ko na siyang ina-apply mismo sa ginagawa ko. Ngayon, syempre tuloy-tuloy pa rin pag-upload, lalo kong pinapaganda, lalo kong ginaganda yung mga videos, but at the same time, may ginagawa akong mantra. Ako naniniwala ako ng isang bagay na gustong-gusto mo mangyari sa'yo, dapat lagi mong binabanggit. Everyday, simula sa pagkagising ko ng umaga, ang pinakamagandang mag-mantra ng mga gusto mo is yung pagkagising mo sa umaga at yung bago ka mismo matulog. Ngayon, anong minamantra ko? I have 100,000 subscriber. I have 100,000 subscriber. Nung December of 2020, kita ko, ako'y mga nasa 30,000 na ako. Nung kina-next year, sad part is, umabot na ako ng 2021 ng December, hindi pa rin ako naka-100,000 subscriber. Ngayon, ano ang bottom line? Failure na ba ako dahil sa hindi ko na-hit yung goal ko? No, hindi ko tiningnan na hindi ko na-hit yung goal ko. Ang tiningnan ko, may nag-improve. May dumadagdag akong subscriber every day. Pa-isa-isa man yan, pa-lima-lima man, pa-sampu-sampu yan. Dagdag pa rin ang tawag ko dyan. Sabi ko, ibig sabihin, kung itutuloy-tuloy ko to, dadami lalo subscriber ko, aabutin ko pa rin. Ito pa. Ang pag-upload ko minsan, nag-upload ako ng once a week. Minsan sa isang dalawang linggo, nakakaisa lang ako. Then, do the math. Sabi ko, kung mas mag-upload para ako palagi, mas lalong dadami ang subscriber ko, mas lalong bibilis. Kaya lang, since meron din ako mga ibang ginagawa that time, hindi ko talaga ako makapag-full blast. Pero, ay nakikita ko, may nangyayari, may improvement. Hindi man yung pinakagusto ko, pero at least malapit or papunta dun sa gusto ko. Kaya anong ginawa ko, classmate? 2021, tinuloy-tuloy ko. Kaya ang pinakadulo nito, anong nangyari? Currently, right now, classmate, is September na of 2022. Nasa 77 to 78,000 subscriber na tayo. Kaya malamang, this coming 2022 of December, mahihit ko pa rin yung 100,000 subscriber. Kaya tayong lahat, classmate, walang masama na hindi mo makuha yung gusto mo. Basta ang importante, ituloy-tuloy mo kasi darating at darating ang time makukuha at makukuha mo rin.